So magandang araw sa inyo mga kamotor, mga paps. Meron tayong ginagawa dito sa aming garahe, Honda City 1997 model. Nagpapa heavy PMS. So ito yung ginagawa namin. Ayan, so lagyan namin dito is change oil, palit ng coolant, binaba ko rin yung intake manifold tsaka throttle body para malinisan. Wala namang problema sa unit, so gusto lang ipamaintain ni sir to maging malinis kasi tingnan mo sobrang dumi na rin. Ayan, dumi na ng mga port ng intake, nainito na sa carbon. Ayan, tapos lilinisan din natin yung kanyang throttle body. Ito, yan, napakadumi oh. Kita nyo naman. Yan. So papakasin ko rin yung kanyang idle air control valve. Dilinisin ko rin ito. Ito, yan, dilinisin ko rin yan. Dahil marami. So ang focus ng video nito is para maglinis ng bigyan ko kayo ng tutorial kung paano maglinis ng throttle body tsaka intake manifold. Okay, so ito yung aming garahe. Google Map lang or Waze garahe ni Pops Auto Services. Yan. So napakalit lang ng aming shop pero quality ang gawa dito. At hindi namin na minamadali ang trabaho lahat. Sinisigurado namin na safe ang customer pag nailabas yung unit. So old model na to. Yan, naglinis na rin kami ng preno, tapos na rin. So ikakabit ko na lang yung alilinisin ko na lang yung kanyang throttle tsaka yung intake manifold. Kasi kakabit na lang. Then magpapalit tayo ng coolant. Ayan, magpapalit tayo ng bagong coolant tsaka mag-change oil. Ayan. So sa video ito, ang gagawin natin is paano ba maglinis ng throttle body. Okay, ano bang epekto pagka marumi ang throttle body ng isang sasakyan, lalo sa mga Honda na sasakyan. Ang misa nangyayari, yung idle napakababa dahil napabarahan ng dumi ng carbon yung napakaliit na butas doon sa may butterfly nya. So dapat pag sinilip mo sa araw to, dapat may makisilip ka pa rin liwanag kasi doon yung idle nya. Ito yung idle air control valve. Dilinisin din natin to para mag stable yung minor. Yan, ito, itong idle air control valve para hindi mataas yung minor, hindi masyadong mababa, nare-regulate na maayos. Dilinisin din natin yan. So minsan kasi pag marumi ang throttle body, lalo pa nag-aircon kayo, bilang nanginginig yung makina. So ito naman, sa kaso naman siya, wala namang problema. Hindi naman na nagkakaproblema sa idling. So pinamaintain lang talaga ni sir, linis lang din niya para magamit ng maayos, pambiyahe ng malayo. Yan. So ang gagamitin pang linis is gasolina. Yan, gasolina lang gagamitin natin pang linis dyan. Tatanggalin natin, hindi kailangan guys, huwag yung babasahin yung mga tawag dito, mga sensor. Yung ano lang yung marumi yung part, yun lang lilinisin natin. Yan. Hindi natin kailangan basahin yung mga sensor kasi masasira, lalo tong TPS. Yan. Tsaka tong idle air control valve nya, sensor ito. Huwag natin babasahin yan. Yan. So gagamit na tayo ng gasolina. Tapos itong kanyang intake naman, intake manifold. Ito. Ito yun, napakarumi ng loob. Oh. Ilangis-langis pa nga. Ayan, dilinisin natin din lahat yan. So, gagawin ko lang ngayon na bababalad sa gasolina muna para mawala yung carbon para pagka nilinisin natin bukas, madali na lang linisin kasi wala na yung carbon. Natunaw na sa gasolina. Okay, so balikan ko kayo bukas na bababalik ko lang to sa gasolina. Tomorrow. So yun guys, maglilinis tayo ng throttle body ng Honda City
to, lilisin natin throttle body saka yung kanyang idle air control valve. So tatanggalin natin to. Ayan, yung apat na screw na yan. So nalugan ko na siya para hindi na siya mahirap tanggalin man ngayon pagka tinanggal ko. Kaya madali na siya tatanggalin. Hand tight na lang to. Tanggalin ko lang para makita nyo kung ano nasa loob. So ito yung idle control valve. Lilisan na natin, ano, napakarami. Ayan. Pero kailangan tanggalin natin yung o-ring. Tanggalin natin ito. Huwag natin i-spray ng gasolina o kaya ng cleaner, baka lumaki, mamaga. Ayan, so gamit tayo ng carb cleaner, panlinis. Pulang cian. So bubuga lang natin itong sulok-sulok na yan. So kasi guys, ito yung idle control valve. Pag nag-stack up kasi yan, dalawa lang maging problema. Stack up close o stack up open. Pag stack up close, bumabagsak ng kanyang minor. Pero pag stack up open, mataas masyado yung minor niya. So kailangan linisin natin ito kasi yung carbon nagiging dahilan kung bakit nag-stack up. Lumudumi, naninikit yung valve na yan. So, yan. So wala natin linisin mabuti yan. So yun guys, nalinisan ko na yung idle air control valve. So yun na siya. So yung mga kalawang na yan, hirap na talagang tanggalin eh. So daan na siya ng coolant yan. So yan, nalinisan ko na yung kaloob-loobang ko. Yan. At nalinisan is yung throttle body naman. Ito. Ito na malilinisan. Ito
ano lang din, bubugaan lang din natin to ng arch reader na pumuti. Yung mga singit-singit na butas, yung bubugaan natin yan. Okay, so linisin lang ko muna. Guys, sa kanya gano'ng kaipin. Napakarin eh. Guys, yung ito pala, itong router na ito, yung butterfly na ito, hindi siya yung may konting siwang doon sa kanyang butterfly. So, hindi pa, itong klase nito, meron siyang napakaliit na butas sa dadaanan mismo ng hangin kapag ka-idle. So, hindi siya yung sabi ko kahapon pala na may maliit na siwang doon sa butterfly niya, dadaanan ng idling. Sa mga electronic throttle control yun, applicable. Ito kasi hindi pa cable type na kasi ito. Yun, so, yun lang. Okay, so nalinisan na natin yung ating throttle body tsaka idle control valve. Ngayon bumubuyan natin sila. Ngayon kakapitan natin siya sa makina. So yun guys, sa pagbabalik ng throttle body, may dalawang hose siya. Ayan, may dalawang hose na yan. Hindi nyo kakalimutan, dito yan. Daluyan ang coolant. Dito. Ayan, yung dalawang hose na yan sa dalawa, kay lalim. Tapos yun lang, ibobolt nyo lang yung apat na tornillo dito sa dito sa ano nya mounting. Tapos yung kalimutan yung vacuum hose din. So yun, kakabit ko lang. 20 minutes later. So yun, nabuo ko na yung ating makina. Kabit ko na yung throttle body at yung intake manifold, lahat okay na lahat. So good naman yung kanyang idling. Ayan. Medyo maingay nga lang yung auxiliary pan niya, sir. Ito, maingay auxiliary pan niya, napakaingay. Nag-iblit tayo ng kulad, change oil na rin tayo, palit tayo ng power steering fluid. Ito, palit tayo. Ayan, ito na natin yan ang bago. Ito ang brake fluid, nag-brake flashing tayo, leading. Ayan, daming bato na ulit to. Ayan o, no? Ulit yung brake fluid. So pantali lang natin to para na-observe natin. Ayan, bibit tayo ng kulang. Ayan, check natin kung may mga leak ginawa natin. So wala naman. So yun guys, ito yung idling ng sakin ni sir. Nasa almost 1000 yan, 1 RPM. Ayan, try natin yung aircon. Nasa
same pa rin, sa 1,000 pa rin. Pero ganito na kasi ito talaga dati nung dinala sa akin eh. Yun na yung idling yan eh. So goods na. Ito na yung ating full PMS. Palit ng preno. Ay preno, sorry. Change oil. Palit ng kulan. Power steering fluid, ATF. Linis ng spark plug. Throttle body cleaning. Intake manifold cleaning. And check na rin ang thermostat kung gumagana. Yan yung aircon, yung check din natin kung malamig. So good naman yung aircon ni sir, malamig naman. Yan, so ito yung full PMS namin. Kung gusto nyo pong magpa-full PMS din, bisita po kayo sa aming garahe. Garahe ni Pops Auto Services, dito sa Antipolo. Yan. So goods na to. Observation na lang. So guys, kung gusto nyo po yung aking video, please like, share, and subscribe na lang din po. And kung meron kayong mga katanungan, mag-comment na lang po kayo sa comment box. Okay, marami pong salamat sa inyo. At naman, marami kayo natutunan sa aking vlog ngayong araw po na to. This is Makina Adventure. God bless po sa inyo lahat.